1 Peter 4:12 to 14. Ito po ang sabi, mga kapatid. Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened unto you. But rejoice, inasmuch as ye are partakers of Christ's sufferings, that when his glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin, na waring ang nangyari sa inyo'y hindi karaniwang bagay. Kundi kayo'y mga galak sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo, upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay mga galak tayo ng malabis na galak. A hand clap of praise once again to the Lord. Lakas-lakasan natin ang pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoon. And you may all be seated, mga kapatid. A pleasant good morning again to all. Welcome to the house of the Lord. At nais po nating ibigay, mga kapatid, yung ating matinding condolence sa ating kapatid na Angel Necesario. Ang kanyang ama ay tinawag na ng Lord para makapiling na ng Panginoon, and we want to express our sympathy to their family. At tayo po siguro mamaya ay bumisita sa lamay po ng nasirang si Alan, no? Alan Necesario. At our heart goes to them, mga kapatid. Praise the name of the Lord. Allow your preacher, mga kapatid, to preach the gospel, the words of the Lord, as found in the book of Peter, entitled Tests Through Sufferings. Tests Through Suffering. Yung mga tinatawag na pagsusubok sa pamamagitan ng paghihirap o dili kaya pagbabata. Mga kapatid, mga kaibigan, suffering is a universal experience. Ang paghihirap o pagdurusa ay pangdaigdigang karanasan ng tao na kahit ang mga Kristiyano nito dito sa lupang ito ay nakakaranas po nito. We are not exempted. The world does not have a monopoly in suffering. Ang kahirapan o pagdurusa ay hindi po lang para sa mga tao sa sanlibutan, kundi para rin sa ating mga mananampalataya. God's love, mga kapatid, though we suffer, is still felt during this circumstance. Atin pa rin nararamdaman sa gitna ng pagdurusa natin ang pag-ibig ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Yes, we suffer. Yes, there are tests and trials. But through it all, naroon ang pag-ibig ng ating Panginoon. Hindi tayo iniiwanan ng ating Diyos na buhay. God allows unpleasant circumstances in our lives to bring us to spiritual maturity. Bakit kaya pinahintulutan ng Lord tayong dumaan at sumuong sa matitinding pagsusubok at kahirapan at pagbabata? Ito pala ay para tayo magkaroon ng paglago sa ating spiritual na buhay. So mga kapatid, there are circumstances may come in the form of trials and sufferings which we all experience. So kung tayo po'y mananampalataya, huwag po tayo magulat, huwag tayo magtaka kung meron tayong mga pagsusubok at pagbabata at kahirapan na sinusuong sa kapanahunan natin. What is therefore, mga kapatid, the biblical response to suffering? Anong sinabi ng Biblia para masagot natin ang pagsusubok at kahirapan na ating kinahaharap? Ayon kay Pedro, ay atin na po nabasa kanina, he said, "Beloved, do not be surprised of the fiery ordeal among you
which comes to you for the testing, as though some strange thing were happening. But to the degree that you share the suffering of Christ, dahil tayo ay nagbabata, nakasama ang Panginoon, ang sabi rito, keep on rejoicing. Ano raw? Tayo raw dapat ay mga galak. Kayo mga kapatid, ang sabi ng ni Pedro, ay karamay ni Kristo sa hirap upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian, in His revelation of His glory, you may rejoice na tayo raw ay pwedeng mga galak ng labis na galak sa Panginoon. Sabi po rito, you are blessed, ikay pinagpala, dahil ang Espiritu ng kaluwalhatian o Espiritu ng Diyos ay nagpapahingalay sa inyo. Bakit raw tayo pinagpala? Ang Espiritu ng Diyos ay nagpapahingalay sa atin. Sumasa atin ang presensya ng ating Panginoon. So doon po sa binasa kanina, hindi po tayo sinasabi ni Pedro magpakasaya dahil mismo lang sa mga pagsusubok at kahirapan na ating nararamdaman. Kung hindi, doon sa kapahayagan raw ni Kristo na darating, na yung pagiging magalak natin ay mahihigitan pa mga kapatid yung ordinaryong kagalakan kung hindi madadagdagan ng labis na galak sa kapahayagan ng ating Panginoon. Suffering is not the end. Wag tayo maliligaw sa pag-unawa sa buhay na ang buhay puro kahirapan, puro pagdurusa, puro pagsusubok. Hindi po. Kaya tayo sinasabihan ni Pedro maging masaya. Dahil yung pagsusubok, dinadaanan lang natin to at yung ultimate na ating kagalakan, matutunghayan natin sa kapahayagan mismo ng ating Diyos na sinasamba, Diyos na pinaniniwalaan, Diyos na ating pong pinaglilingkuran na buhay. Yung kanyang muling paghayag, dun yung talagang tema kung bakit tayo dapat magalak. At sa dulo, ang sabi, malabis na galak ang atin lahat tataglayin. Mga kapatid, sa karagdagan po sa ating pong binasa kanina, in addition to this, we learn from Peter also, in the next chapter, God's fourfold purpose for suffering. Meron palang apat na layunin ang Lord na makikita tayo kung bakit niya pinahintulutan tayo magdusa. Are you in the midst of trials? Are you in the midst of problems today? Do you have some financial difficulties? Is your relationship on the rocks? Is your friend untrustworthy? Pinagkatiwalaan mo pero hindi naman pala dapat pagkatiwalaan. Yung mga mahal mo sa buhay, sila pa ang tumalikod sa iyo. Yan ay mga uri ng pagsusubok na pinahihintulutan ng ating Panginoon. At sinabi po sa 1 Pedro 5:10 in English, after you have suffered for a little while. Ano sabi ng salita ng Diyos? Matapos kayong makapagbatang sa sandaling panahon. Sino rito pakiramdam nila yung paghihirap nila sobra-sobra na hindi na nila kaya? Sino rito magsasabi na yung kanilang pagtatyaga ay lagpas na sa kanilang kayang ibigay? Ang sabi dito ni Pedro, after you have suffered for a little, sa Tagalog, kung kayo'y nakapagbata na sa sandaling panahon. Sandali pa lang na panahon yung ating pagbabata, mga kapatid. At ang konteksto nitong salita ni Pedro rito, yung pagbabata, habang buhay. Ilan sa atin, makagat lang ng lamok, ayaw nang sumamba sa Lord. Masabihan lang ng magulang na medyo nasaktan yung loob, medyo na antig yung puso, tagilid na at bagsak na balikat. Mga kapatid, mga kaibigan, sasabihin ko sa inyo, may layunin ang ating Panginoon kung bakit niya pinahintulutan na magkaroon tayo ng mga pagsusubok. Ano po sabi, mga kapatid, basahin po natin. After you have suffered for a little while, sa sandaling kayo'y nagbata
sa mga panandaliang panahon pa lang, the God of all grace, ang Diyos ng lahat ng biyaya na tumawag sa inyo, who called you to His eternal glory in Christ, will Himself, what? Perfect, confirm, strengthen, and establish you. Meron siyang layunin, apat. Ano yun? Number one, perfect. For perfection. Number two, confirmation. Number three, strengthen. To strengthen us. And last two, establish us. Oh, hindi lang pala pinahihirapan tayo para pahirapan lang tayo. Meron siyang layunin to perfect us. Oh. Meron kang mahal sa buhay. Wala pa naman sa panahon pero naging on kayo. Wala pa sa panahon, ha? Hiniwalay kayo ng Lord. Ang sinasabi mo, Panginoon, huwag, ibalik mo kami. E, inihiwalay na nga kayo ng Lord, eh. Oh. Masakit, yes, pansamantala. Pero may leksyon siya. Ano yun? To complete you. What is completion, mga kapatid? To perfect you. Kung talagang kayo, pagdating ng sapat na edad ninyo, ay kayo pa rin. Kung kayo nga, hindi yung pipilitin. Kasi mayroong layunin, bakit yung mga suffering nangyayari? Bakit ka nawala ng trabaho? Bakit ang ganda-ganda ng trabaho mo, binagsak ka bigla? Dahil binagsak ka, sabihin mo sa boss mo, ah, ganun, ah, binagsak mo ako, magre-resign ako. Pagmukat-mukat, paglipat mo, wala naman tumanggap pa sa'yo. Yung pala, kahit pahintulutan ng Lord, mangyari yun para madisiplina ka lang. Masaayos ang iyong ugali. Eh, may pride ka. Paano ka makukumpleto niyan? Humahanap ka ng ibang trabaho na hindi naman kalooban ng Lord. This is to perfect us, to complete us. Sino rito nag-aaral sa kolehiyo? Pumasa, incomplete, ang kanyang kinuhang mga subjects. Ay, hindi ka papasa. Hindi ka gagraduate pag incomplete. Kaya isa sa layunin ng Lord, bakit tayo dumadaan sa matitinding pagsusubok para tayo ay makumpleto. To perfect us. Speaks of completion, of being complete in Christ. We are complete in Christ. Sabihin mo sa iyong katabi, kumpleto tayo kay Kristo Jesus. Ikalawa, confirm. Kaya ka pinadadaan ng Lord sa mga pagsusubok para makonfirm, mapatotohanan, o tawag dito, mapatunayan o mapapatotohanan, mga kapatid. Now, yung perfection pala sa Tagalog, pagpapasakdal. Siya ang nagsakdal sa atin, nagpasakdal. Completion, perfection. Now, number two, confirm. Para mapatunayan na kung tayo ay kasama ng Lord, karamay sa paghihirap niya, just as suffering confirms and verifies our relationship with Him. Ang dami-dami nagsasabi, ako Christian. Sasabihin niya, ako ay mananampalataya. Ano ang patotoo mo? Anong pagpapatunay mo na ikay tunay na mananampalataya? Aber, naniwala ako kay Kristo. Umiyak ako. Nung pumunta ako sa harapan ng church namin, nagsisi ako. Umiyak ako. Pero pagka dumadaan na sa pagdurusa, tumatakas, umaalis, ayaw niyang tanggapin. Ay, paano mo mapapatunayan na ikay tunay na mananampalataya kung hindi ka karamay ni Kristo sa mga pagsusubok at kahirapan sa sanlibutan? Ano ang ebidensya na ikaw nga ay tunay na mananampalataya ng Lord? Eh kung sumusuong ka na bukal sa loob mo, karamay mo ang Panginoon sa mga pagsusubok sa buhay. May dahilan yan. Ano ang dahilan? Para mapatunayan, ikaw talaga sa hirap o sa ginawa, mananampalataya, mananalig kay Kristo, tapat kay Kristo hanggang sa wakas. Meron po dito, mga kapatid, nakatutuwang tingnan mga mag-asawa talaga sa hirap at sa ginhawa,
tuloy. Nung wala pa, nagmamahalan sila. Nagkaroon sila pa rin. At nakita mo hanggang sa hukay. Inagawa na ng buhay yung isang parte o isang party, mga kapatid, dun sa mag-asawa. Nagmamahalan pa rin sila. Yun yung tinatawag na ebidensya na talagang nagmamahalan ang mag-asawang yun. Till death do us part. Pero kung yung isang couple, mga kapatid, pinagkatiwala niya yung kanyang mga anak doon sa kanyang kinakasama, hindi pa sila kasal, pamukat-mukat malaman niya lahat ng kanyang anak ginawa ng masama nung lalaking iniwan niya dito sa... Masasabi mo ba, ay, napatunayan ko na nagmamahalan sila sa pangyayaring ganun? Di ba hindi? Ikaw na magsasabi, hindi tama ang nangyari. Kasi ang tunay na ebidensya, yung habang buhay, na ikaw ay tapat, na kahit mahirap ang iyong dinadaanan, hindi ka sumusuko. Lalo ka pang yumayakap sa kanyang nagligtas ng iyong kaluluwa. Ano man ang mangyari, kasama kanya sa hirap o sa ginhawa. Confirm! Ayan ba, tunay na ano ba yan? Tunay na ba tagasunod ng Lord yan? Ay, confirm yan. Lagyan mo na ang approval yung papel niyan. Totoo yan. Bakit? Kasi kita mo. Eh, yung iba mga kapatid, hindi pa umiinit mga kapatid sa church. Ayaw na. Nasaktan lang yung loob. Hindi lang napagbigyan. Oh. Kahit minsan baluktot na yung kanilang dinadaanan, sinasabihin ng pastor, wag mong gawin yan, anak. Wag mong gawin yan. Mas marunong pa sa pastor. Mas marunong pa minsan sa salita ng Diyos. Kaya masasabi ko mga kapatid, kayo na dumadaan sa pagsusubok, huwag kayong umatras, huwag niyong takasan yung pagsusubok, kasama yan sa buhay. Para ano? Para lalo tayong tumibay sa Kanya. Para ano? Para mapatunayan na ikaw tunay na sumasampalataya sa Lord. Tapat ka kahit saan kang lupalop mapapunta. Pangatlo, strengthen. Ayun. Sino nang hihina rito? Parang nawawala ng gana. Parang naboboring na. Ay, kabaliktaran. Yan sa layunin ng Lord, yung maboring ka. Yung araw ayaw mo na. Sabi rito, palalakasin ka niya. Kaya ka dumadaan sa pagsusubok. Kaya minsan wala ka ng paggastos. Bakit kaya? Para lang ikaw ay tumibay. As He sets us on a solid rock, ay saan tayo linalagay ng Lord? Sa isang matinding bato, na yung bato na yun ang pangalan Hesukristo. On the solid rock I stand, all other is sinking sand. Ang lahat ng ibang tungtungan ay lumulubog at malambot na buhangin. Ano yung matibay na bato? Ay, si Kristo Jesus yun. Doon ka nakatindig, doon ka ilinagay ng Lord. Malayo ka sa panganib, safe na safe ka, at pinalalakas ka pa niya sa iyong kalagayan. Dumadaan ka man sa pagsusubok o hindi, matibay na muog ang pangalan ng ating Diyos na buhay. He strengthens you. Aminin natin sa totoo, minsan ayaw nyo na lumabas ng church kasi pag nasa church na lumulubog kayo, lumalangoy kayo sa presensya ng Lord, lumalangoy kayo sa salita ng Diyos. Pero paglabas sa labas, nandun na naman yung realidad. Eh kasama po yun. Ang realidad kasama. Ang kagandahan nun, hindi tayo mag-isa. Pag tayo ay sumusuong sa mga pagsusubok, kasama natin ang Diyos. Wika nga. Hindi tayo nag-iisa, hindi tayo malulunod, hindi tayo masusunog. Kasama natin ang Diyos. Praise the name of the Lord. Pang-apat, establish. Ang gaganda, oh, apat na layunin, to perfect us, to confirm us, to strengthen, and to establish, to settle. Alam niyo settle? Yung
sigurado ka na dun sa kinalalagyan mo. Hindi, lilipat muna kami kasi mag-a-apply pa kami dito para sa pabahay, ganito, ganyan. Hindi ka pa sigurado, mag-a-apply ka pa lang. Pero dito, settled ka na. The Lord is establishing you, meaning to say, suffering establishes us in the end result of such establishment. All the glory belongs to the Lord. Pagka tayo sumusuong sa tinatawag na matinding pagsusubok at ikaw ay pumasa dun sa pagsusulit na yon, through suffering, ang nalawalahati, mga kapatid, hindi tayo. Ang nalawalahati, ang Diyos na kasama natin dun sa pagbabata natin sa lupang ito. He establishes you. Ooh, hallelujah, praise God. Tatandaan nyo, panandalian lang na pagsusubok meron tayo. Sino rito na buhay na 1,000 years? Di ba 100 taon lang kung talagang, yung nga iba sumusobra pa eh. Yung iba 100 plus years, buhay pa. Kumikilos pa, matalas pa rin ang isip. Pero hanggang dun lang ang buhay. Kaya tama ang sinabi ni Pedro, nagbabata tayo sa tinatawag na sandaling panahon lang. Kaya, sa totoo lang, hindi natin pwedeng sabihin, bakit ako? Bakit ako, Panginoon? Di ba sumusunod ako sa iyo? Nag-church ako, nag-iikapo pa nga ako. Tapat ako sa iyo, Panginoon. Asan man lupalop ako magpunta? Tapat ako. Bakit ako? Hindi po ganyan ang tamang tanong. Kasi alam na po natin ang dahilan. How can God perfect you without suffering? How can God confirm His relationship with you without suffering? How can He strengthen you? Kung ayaw mo naman, subukan ka. At how can God establish you and settle you once and for all if you are afraid to face suffering? Hallelujah! Praise the name of the Lord. Oh, yes! Trials and suffering, ladies and gentlemen, can be the greatest motivation for spiritual growth, or on the other hand, the deadliest means of discouragement. Dalawang direksyon ang pwedeng puntahan ng tao na kapag siya'y nahamon sa pagsusubok na kanyang sinusuong sa kanyang naririnig na salitan ng Diyos sa pamagitan ni Apostol Pedro, pwede siyang mamotivate at sasabihin niya, wow, napakaganda pala maging mananampalataya. Na yung pagsusubok, hindi pala ito yung the end, kundi yung dulo pala, kaya pala may suffering para yung pagpapahayag ng Lord, dun talaga yung masyadong grabe nating pagpupuri, pagsasamba, pagdiriwang. Yung galak natin, malabis na galak raw, hindi lang sa pagiging magalak. Amen. Oh. So mga kapatid, ano raw po mga kapatid, ang tinatawag na gagawin natin mga kapatid, kung dalawa ang pagsusubok na ating hinaharap na ito, sana yung maging direksyon na ito na ating tatahakin ay yung lalo tayo maging tapat sa ating Panginoon. At huwag tayo ma-disappoint, ma-discourage, dahil totoo po na para tayo ay pagpalain ng Lord, ay dapat tayo umabot hanggang dulo kasama siya kahit sa pagbabata. Trials and suffering can bring about the following invaluable spiritual results. Meron pong magagandang resulta, napakagandang resulta ang taong matututo sa mga suffering at pagdurusa na pahintulutan ng Diyos sa kanikanilang buhay. Napakarami. Umaabot po ng higit less than 20. Pero hindi natin po tatalakayin lahat. Pumili lang ako ng 7. 7 napakahalaga at napakagandang resulta sa mga taong magtatagumpay sa pagsuong nila sa mga matitinding pagsusubok. Ito yung una. It can reveal your weakness. Pagka ikaw ay natuto na at nahinug na dahil nasanay ka na sa mga pagsusubok at nakakapit ka pa rin sa Panginoon kahit sa tindi ng pagsusubok,
natututunan mo ang iyong kahinaan. Sinabi po sa una Corinto, praise God, 1 Corinthians 1:28 to 29, it says, and the base things of the world and the things which are despised God has chosen. Sino ang pinili ng Panginoon? Yung tila baga hindi nirerespeto sa lipunan, yung mga hindi kilala, yung mga hindi nakapag-aral. Sino po ang ginamit ng Diyos ni Kristo nung siya naging tao sa lupa? Mga alagad niya ba nakapag-aral lahat? Meron namang marurunong, pero hindi po lahat nag-aral. Graduate. Yung iba, manginisdang simple lang, magsasaka. O yung iba pa, mga kaibigan, mga simpleng tao lang na walang masyadong alam. Yan po ang pinili ng ating Panginoong Jesus. Ano pa sabi rito? The things which we are not, to bring to nothing the things that are. At sabi po ng verse 29, that no flesh should glory in His presence. Kayang gumamit ang Diyos ng isang mangmang para ipangaral ang kanyang ebanghelyo. Kung sakasakali yung marunong, magmamataas. Kaya sabi ng verse 29, na wala raw pong laman ang pwedeng magyabang at maging palalo sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay. Shows to us that all boasting of His servants cannot be tolerated. Kung tayo'y sumusunod sa Lord at tayo'y na mapagmalaki higit sa ating pinaglilingkuran, anong lugar natin sa Kanyang kaharian? Kaya niya tayo niligtas para tayo maging lingkod ng ating Panginoon. Yung sumusunod, nagpapasakop, hindi yung tayo nagmamayabang. Kaya sabi niya rito, walang pwedeng magmalaki sa harapan ng Panginoon. At doon pa lang makikita natin, manliliit tayo, napakaliit pa lang ng ginawa mo kung meron man, eh napakalaki na ng tingin mo sa iyong sarili. Hindi baga totoo yan. Pero sabi ng Panginoon, dahil sa mga sinusuong natin problema, linalagay tayo sa tamang lugar at pinakikita ng Panginoon, eto ka, anak. Kaya kung wala ako, ligaw ka na. Eto ang kahinaan mo. Kaya kita pinahintulutan sumuong sa pagsusubok para mamolde ka at maging instrumento ka para sa aking kaharian. Hallelujah, praise God. It shows to us that all boasting is not acceptable to our Savior and Lord, Jesus Christ. Number two, helps us overcome pride. Upang atin raw madaig ang kayabangan o pagmamataas. Ang sabi, pride goeth before destruction. Ang mapagmataas raw, binabagsak ng Lord. Hindi naman talaga pagsusubok yung pagiging mahirap. Kasi kung ikay mahirap, magsusumikap ka. At meron pong mga kwento, akong alam, nakapag-asawa ng bata dahil yung lalaki mas matanda dun sa babae. Alam niyo mga kapatid, sa madalit sabi, kahit hindi na dapat sila pinag-asawa dahil meron ng laman, sabi ng magulang, sige, ikasal na lang. Kasi yun kadalasan ang iniisip ng mga magulang para walang iskandalo. Pero minsan, kung nabuntis lang at talagang yun lang ang nangyari, hindi talaga sila nagmamahalan, pwede po pumasok ang mga magulang at sabihin, hindi na lang, sige, kami na bahala dito sa supling na darating. Hindi ko kayo ipapakasal. Eh, ang problema, pinakasal. Only to separate. Are you listening to me? You know what happened, mga kapatid? The lady has to bring up the child because the man marries another new woman. Nagsumikap yung babae. Mahirap sa simula, pero mga kapatid, sa pagsusumikap ng babae, what happened? Amano siya. Pinagpala siya ng Lord. At ngayon, kayang-kaya niya at nahigitan niya na yung posisyon ng kanyang asawa dati. No? At napaaral niya yung kanyang anak sa matataas na uri ng kolehiyo.
So, sa madalit sabi, yung ating leksyon dito, pag nagsumikap ka, meron kang mahihita. Pero hindi mo matatanggap yung katagumpayan na hindi ka dadaan sa kahirapan at pagtsatsaga at pagsusumikap. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, mabalikan muna natin yung love story nila. Kaya naman dapat siya magsumikap, nagkaroon siya ng anak na hindi planado. Hindi pa naman sila kasal ng kanyang boyfriend, nagkaroon na. Sakaling backward natin, na yung babae, sumunod siya sa Lord. At sinabi niya, hindi. Hindi natin pwedeng gawin yung gusto mong gawin sa akin. Ikaw na lalaki na irresponsible. Hindi siya nabuntis. What happened? Di wala siyang problema na meron siyang unwanted child na bandang huli pa aaralin, hihiwalayan lang pala siya ng asawa niya. Nakuha niyo, mga kapatid. Kaya ang teaching ng church, bago po magkaroon ng problema, ayos na. Paano mangyari yon? Sumunod lang sa Diyos. Kayong mga kabataan, huwag yung nagmamadali. Darating ang panahon sa inyo. Gusto nyo kasi agad yung mamarcha kayo dun sa ano. Nag-aaral ka pa, iha, iho. Ikaw naman, iho, may konting kang naipon, 5,000, parang sa palagay mo, pakakabuhay ka na ng pamilya. Magkano ang down payment, mga kapatid, sa inuupahang bahay? 2 months deposit, 2 months advance, meron pang utility deposit. Pag meron kang papaayos doon, hindi mo pwedeng singilin sa owner ng bahay. O asan napunta yung 5,000 mo? Mga kapatid, sumunod tayo sa gusto ng Lord. Amen. Hallelujah. Pangatlo, it causes us. At teka, bago tayo doon sa pangatlo, the more we suffer if we turn God against us. Sabi po kasi sa James 4:6, but He gives more grace. Therefore, He says, God resists the proud. Ayun. But gives grace to the humble. Pagka makapagmataas ka, ay sigurado, kapahamakan. And God resists the proud. So kung ikaw mananampalataya, proud ka, kalaban mo ang Lord. Eh di ba dapat ikaw Kristiyano, kakampi mo ang Lord? Ay kaaway mo ang Lord dyan. Ginawa mong kaaway ang Lord, anong sino talo? Sino lalo magdurusa? Di tayo. Kaya it teaches us to overcome pride once we suffer and we submit to God. Third, causes us to seek God. Pag tayo dumadaan sa pagsusubok, di ba una nating naalala ang Diyos? Hindi ka pa marunong mag-pray dati, sinasabi mo sa mga mananampalatay, pag-pray mo naman itong aking tatay o nanay, may sakit. Una mong hinahanap ang Lord. Sabi nga sa Psalms 86:3, be merciful to me, O Lord, for I cry to you all day long. Meron kang pagsusubok, meron kang pangangailangan, ang talaga mong tinatawag talaga. Una, Diyos. To whom do we pray for mercy and help when we needed it most? Yes, you go to your family, you go to your loved ones, but it is still God who you remember first, even though you're not yet a believer. Pang-apat, suffering purify our faith. Yung faith natin, linilinis ng pagsusubok at pagdurusa. James 1:3-4, knowing that the testing of your faith produces patience. Ayun. Kaya tayo nagsasuffer, tinuturuan tayo ng pagpapasensya. But let patience have its perfect work. Pag yung nahinog yung pagpapasensya, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Ay pagka ikaw eh, na-career mo yung pagiging pasensyoso, ano sabi rito? Tulad ng isang layunin ng Lord,
to perfect us. Ayun, kasama rito. To complete us. Ano pa sabi? Lacking nothing. Wala ka nang hahanapin pa. Dahil nasa iyo na ang iyong kailangan. Mabuhay na matagumpay sa buhay na ito. Palakpakan po natin. Suffering mellows us. Kung may pagsusubok, ito yung nagpapahina sa katigasan ng puso ng tao. Kaya kung ito'y mangyayari, nalilinis yung ating pananampalataya. Ikalima, ito'y sanhi ng pagtakwil sa kasamaan. Yung pagtalikod mo sa lahat ng uri ng kasalanan, hindi ka namimili. Ito, gusto ko itong kasalanan na to eh. Hindi ka na namimili. Lahat ng mali, lahat ng kasalanan, ayaw mo na. Ayon sa Kawikaan 8:13, the fear of the Lord is to hate evil and pride, and the arrogancy o pagmamalaki, and the evil way forward mouth do I hate. Kinamumuhian mo, ayaw mo na, at tinakwil mo na ang lahat ng pangit na kasalanan sa balat ng lupang ito. Yan ang nagagawa ng pagsusubok. Second to the last, cause us to reevaluate our priorities. Pag walang pagsusubok, yung ginagawa mo, akala mo tama. Walang pagsusubok eh. Okay lahat. Masaya ako. Hindi ko kailangan mag-church. Masaya ako eh. Pero sa totoo lang, pag kami pagsusubok, di ba iniisip mo, eto agad, ano kaya nagawa kong mali? Meron kaya akong nagawang mali sa harapan ng Diyos, kaya nangyayari ito sa akin. Di ba ganun? Nagtatanong tayo eh. At yung pagtatanong na yun, ini-examine mo tuloy yung ginagawa mong pagpapahalaga sa ilang aspeto ng buhay mo. Baka naman yung pinahalagahan mo sa buhay mo, hindi naman talaga mahalaga. Oh. Lalo na sa mga kabataan, mga kapatid, masyadong mahalaga sa inyo yung laro, mahalaga sa inyo yung mga kaibigan, mahalaga sa inyo yung mga K-pop, mahalaga sa inyo. Yan ba talaga mahalaga? Ay, hindi naman kayo pinagbabawalan kasi yun yung gusto eh, yun yung maganda naman, hindi naman masama. Bakit kayo pagbabawalan? Pero ang tanong, mahalaga ba siya? Ilagay niyo sa tamang lugar. Kung ang K-pop pang 18 sa buhay ninyo, okay lang yun. Huwag niyong gawing number one yung K-pop. Ang number one sa atin, ano? Jesus. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Sinong inuuna? Yung pinaka-importante. Siya. Ikalawa, pamilya, finance, trabaho, others, kapwa, kayo na maglagay ng mga susunod. Pero ang pinakauna, ang Diyos. Kaya yung pagdurusa, naiisip nyo tuloy, ito ba tama ba yung pinaprioritize ko sa buhay? Tama ba itong inuuna ko sa buhay ko? Puro na lang baka networking yung iniisip mo kada ano. Eh wala yung networking na yan. Ang unahin mo, ang Diyos. Pangalawa, pamilya. O dili kaya, finance. Tapos, pang-apat, yung kapwa natin. Oh. Tapos, manglima, bahala na kayo maglagay. Eh, kaso yung iba, minsan, yung number one nila, boyfriend. Number one nila, yumaman. Tapos, pang nagkaroon ng problema, Lord, bakit ako? Ay, hindi mo naman sinasabi, hindi mo inuuna, Lord, eh. Kaya may problema ka. Natural lang yan. Para tumingala ka. Pagka may problema ka, sasabihin mo, ay, yung pala. Hindi pala yung nasa taas ang problema, ako pala. Buti na naligaw yung pagtingin ko sa taas. Kasi kung sa sarili akin lang, aasa ako sa sarili ko. At kung aasa ka sa sarili mo, umasa ka lalo pang maraming pagsusubok hanggang matuto kang tumingala sa sagot sa iyong mga suliran at problema. Walang iba kundi nasa langit. Nakaupo sa nag-iisang trono. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo.
Nag-iisa lang. 2 Corinthians 4:18, while we look not at the things which are seen, for the things which are seen are temporal. Ang sabi raw, hindi raw natin binibigyan masyadong halaga ng nakikita. Ang mahalaga talaga yung hindi nakikita. Kasi yung nakikita, pansamantala. Yung hindi nakikita, panghabang buhay. Praise the name of the Lord. Last, suffering motivates us to comfort others as the Lord comforts us. Tinutulungan tayo ng Lord na magpalakas sa ating kapwa dahil pinalakas na tayo ng Lord. Ang unang pinalakas ng Lord tayo. Kaya dahil pinalakas ka, hindi lang para sa iyong sarili, kundi para makapagpalakas ka pa rin ng tao na dumadaan din ng kaparehas na pagsusubok. Nakapagpapayo ka na, ganito yan, Brad. Ako, nangyari sa akin yan. Ang ginawa ko ganito, tumingala ako, umasa ako kay Lord, nagtagumpay ako. Pwedeng gawin yan ng Diyos sa iyo. See? You are strengthened so you might strengthen others. You are comforted so you can comfort others. Not just be, ay, saya dito sa church namin, comfortable ako. Ang saya, nag-grow ako. Hindi mo napapansin yung salita mo? Masaya ka, nag-grow ka. Paano yung iba? Nag-grow ka nga, natitisod naman sa'yo. Dahil puro self-centeredness, ayun na naman, pride na naman. Kaya dumadaan ka sa pagsusubok para makita mo, ay, bakit ba ako naka-self-centered? Now remember, mga kapatid, sa ayaw magdumaan sa pagsusubok, tanungin ko nga kayo, paano tayo niligtas ni Jesus? Nagpunta siya sa mall? Nag-revenge tourism ba siya? Kasi tagal tayo nakulong, di ba? Abi, ano ba naman, masama ba magburakay? Masama ba mag-swimming paminsan-minsan? Eh, yung paminsan-minsan mo, kada linggo, nagsuswimming ka. Nagawa ba ng Lord yung kanyang ministry kung hindi siya nagdusa? O kapatid, kaibigan, pagdurusa at pagdurusa, he does not deserve. Siya ba may utang sa Diyos? Siya ba? Si Jesus ba? Na tinatawag na anak? Kasi yung Diyos, Ama. Naging tao, anak. Si Jesus ba may utang? Wala. Tayo ang may utang. Sino nagbayad? Si Kristo. Sino nagdusa? Tayo. Siya. Kaya sabi ni Pedro, sa panandali ang pagbabata natin sa lupang ito, huwag tayo matras. Kasi sandali lang yan. Ikumpara mo sa suffering ni Jesus, walang wala. Yung pagdurusa mo. Kasi minsan makita mo yung ulam, sabihin mo, dilata na naman. Eh kung yung dilata naman, pagkamahal-mahal, 1,000, may mga ganun ha, yung karne. Dilata pero napakamahal. Count your blessing. Yung iba kahit ulo na lang ng, ang tawag dito, ng ano tawag niyo, maalat, na isda, natuyo. Yun na lang kinakain. Papasalamat pa sa Lord. Ikaw may nakakain ka pa rin. Anong klase na? Spoil ka na. Sa taong pinagpala, kahit maliit, pinagpala ka pa rin. Amen. Ng Diyos. Hallelujah. Blessed be God. 2 Corinthians 1:3 to 5. Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort, who comforted us all in our tribulation, that we may be able to comfort them which are in trouble by the comfort ourselves are comforted by God.
Nais ko lang nga pala isingit, mga kapatid, sa mga darating na mga linggo, there will be changes in church. When I preach, mga kapatid, we will have a monitor. Gaano ba kaliit ito? Itong TV na yan? Gaano kaliit yan? 40? 30? Meron po tayong bibilihin at nabili na yata 1,000. Hindi naman gano'ng kalaki. Matatakpan na to kung 1,000. Basta malaki po siya. So ang preaching po natin, nandun yung verse, nandun po yung mga dapat lumabas na mga dapat nyo makita. Para mas interactive po yung ating worship service. God is good. Binibless tayo ng ating Panginoon. So, verse 5, for as the sufferings of Christ abound in us, so our consolation also abound in Christ. Kung tayo, mga kapatid, ay sumusuong sa mga problema kasama at karamay si Kristo, ganun din ang kaaliwan ay sumasagana sa atin sa pamagitan ni Kristo. So, ang ganda, hindi ka iniwanan, bahala ka magdusa dyan. Hindi ganun. If the suffering abounds, did the blessing or the consolation abound also? Sumasagana yung pagsusubok, pero sa kabilang dako, sumasagana rin ang presensya, sumasagana rin ang kaaliwan na binibigay niya. Kaya dapat hindi tayo takot sa pagsusubok. Maraming magagandang resulta ang daladala nito. At ito na marahil lang gusto nyo marinig, ang katakusan ng pagdurusa. Mangyayari po yan. Pinangako po yan ng Lord. Sa langit. Sa langit, walang luha. Walang, siguro magtatanong kayo, ay bakit sinabi, papahiran ng Lord yung luha ng tao? Kung sinasabi mo, Pastor, wala nang suffering sa langit, ano yung pinapahid na luha? Pwedeng sabihin, luha ng kasiyahan. Papahirin ba ng Lord yung luha ng kasiyahan? Yan yung luha ng kalungkutan, papahirin ng Lord na nasa langit ka na. Anong ibig sabihin na ito? Maari, mga kapatid, na yung pagpahid ng luha ng Lord sa mga taong nasa langit na at lumuluha at malungkot, yung huli nilang masilayan, yung kanilang mahal sa buhay na hindi nila kapiling sa kalangitan. Nakuha nyo? Na one more time, pinakita ng Lord ang impyerno sa lahat. Samantalang ang tao ay nasa langit at makita niya ang mahal niya sa buhay nahihirapan. Malulungkot kahit sino. Ikaw na nasa langit tapos makita mo yung kamag-anakan mo nasa impyerno. Pero ang pangako ng Lord, lahat ng suffering tatapusin niya. Isa po yun. Ang ano? Tanggalin ang luha ng kalungkutan sa mga mata ng mga niligtas ng Diyos. Hindi ka na muli luluha ng kalungkutan. Kapag sinarado ng Diyos ang bintana ng langit, hindi mo na makikita ang pagdurusa ng iyong kamag-anak. Once and for all, malilimutan mo na yon. Because God will wipe away the tears from your very eyes. Matatapos ang pagdurusa. Matatapos po ito. Ngunit sa langit po ito makakamtan. In the meantime, samantalang narito tayo, it says that there will be no more death, disease, hatred,
and any suffering in that time in heaven. Everything will be made new and perfect. The picture is meant to encourage and inspire everyone to know us in this life that we know that one day all that we long for will happen. Itong ating hinihiling, minimithi na mangyayari, gusto natin, maabot natin, at nas tama tayong lugar sa kalangitan. Meanwhile, samantalang tayo'y narito pa rin sa lupa, we are not going to stop our efforts to ease and remove suffering. Titigilan na natin yung pag-iwas o dili kaya pagpapagaan ng pagsusubok na ating sinusuong. Yung ginagawa natin minsan, di ba? Ay, masyado akong stress, alis muna ako. Ah, masyado akong problemado, magkakapipa lalo ako. Lalo kang magpapalpitate ang puso mo pag nadagdagan mo yung kape, yung tapang. Oh my goodness. Pwede kang dalhin sa emergency pag hindi ka nag-ingat. Hindi ganyan ang pagharap sa pagsusubok. Count it all joy pagka may pagsusubok. Because you will be perfected. You will be established. You will be strengthened. Hallelujah. You will be confirmed by God Himself. At pagdating ng kanyang pagpapahayag, doon na talaga yung tunay na pagdiriwang. Yung kagalakan mo ang tawag, labis na galak sa kanya. Woo! Hallelujah! Praise God! Church, meanwhile, while we are not going to stop to ease and remove suffering in our lives and welcome this in our lives freely, part of being Christian is to bring a touch of heaven on earth. Yan po ang hamon sa atin. Ang suffering mangyayari, wala pa naman tayo sa langit, papunta pa lang tayo ron. Samantalang narito pa rin tayo, bakit natin hindi paramdam sa sanlibutan ang tikim ng kung kaano ang nasa langit? At tayo lang po ang pwedeng magpakita noon sa sanlibutan. Na yung suffering mo, merong inspirasyon. Yung suffering mo, hindi ka naggagalit, hindi ka tumitingin sa yung kapatid, sasabihin mo, ikaw may kasalanan, kaya ito nangyayari sa akin. Hindi ganun. Tumitingala ka, nagsasabi sa Lord, Lord, hinahantay namin ang iyong pagkapahayagan. Sa mga huling araw, yung kasiyahan namin sa gitna ng pagbabata at pagsusubok, magiging mas malabis na galak pa. Kasi yun talaga ang pinakihihintay natin. Yung muling pagdating ng Lord. Yung kanyang pagpapahayag sa kalagitnaan ng kapisanan ng kanyang mga mananampalataya. Mga kapatid, mga kaibigan, huwag kayong matakot. Matatapos din ang ating pagsusubok at kahirapan. Dadalhin tayo ng Lord sa kanyang tahanan. Let us all comfort and encourage one another with the knowledge that God is in control. May gera sa Europa, baka ang Taiwan raw, magkaroon raw ng gera, sari-saring mga balita, ang Micronesia, yung presidente yung pinalitan doon, bago siya pinalitan, ang sabi niya sa lahat kung inyo na pong narinig, ay sinusuhulan kami ng China. Ang nalalaking kakapal ng pera, inaabot sa mga leader ng Micronesia para magbago ang kanilang pananaw, maging laban na sa Amerika at kumampi na sa China. Mga pangako na trip sa Amerika rin, ang magbabayad, China. Pero ang kondisyon, magbago sila ng alyansa, kumampi sila sa China. Gusto nila kasi lupigin ang Taiwan. At yung Micronesia, napakaganda ng lugar na ito, kung saan kung makukuha nila yung mga base militar nito at itakwil na ng Micronesia ang Amerika, sila napapalit. Kaya sinusuhulan nila. Eh, kumanta mga kapatid yung ano, kasi yung pagsusuhol, tatandaan nyo ha, ang kapalit ng pagsusuhol, katahimikan.
Nakuha nyo? Kaya pag sinusuhulan mo yung sinusuhulan, tatahimik na. Hindi mo alam na may usapan pala sila. Eh ang problema, bumaliktad yung kanilang sinusuhulan. Nalaman tuloy yung kabalbalan ng bansa na yon. Alam nyo, kahit na magsuhulan lahat ng bansa, magdayaan o maggirahan o mag-awayan, ang Diyos natin, siya pa rin ang may control sa lahat. Sa lahat. Payo ko, mga kapatid, sa ilan dito, alam nyo bakit napakabigat minsan ang problema ninyo? Hindi nyo dapat dinadala yan ng kayo lang. Dapat, kung may kapatid kayo, humingi kayo ng tulong sa inyong kapatid. Huwag nyong sarilinin ang hindi naman dapat sagutin. Kaya nga sa ating mga mananampalataya, hindi natin sinasagot eh. Yung hindi natin sagutin. Humihingi tayo ng tulong pa sa Diyos. Lord, hindi ko kaya to. Tulungan mo ako. Eh yung sasarilinin mo pa, ang hirap nun. Sinasarili mo, eh may Diyos naman. Ang tanong, meron ka palang mga kapatid dito sa lupa. Meron ka mga kamag-anak na meron naman. O, bakit ikaw lang ang labas ng labas? Humingi ka ng tulong sa kanila. Wisdom po ito, mga kapatid. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Church, suffering to the end is important. Alam nyo, bago ko magtapos, merong important na bagay yung sinabi ng Lord na kanyang apat na layunin. Hindi natin makakamtan yung apat na yon kung hindi natin tatapusin yung takbuhin hanggang dulo. Kasi pag hindi mo natapos, ang sagot lang doon, disqualified ka, Brad. Hindi mo natapos yung karera eh. Sino dito, gusto niyang manalo, magkampyon, hindi siya nakapasok doon sa finishing line, sasabihin niya, oh, ako dapat ang ano ah, panalo ah. Eh, hindi ka nga nakapagtapos doon sa takbuhin mo eh. Kaya ang dapat nating tumbukin yung hanggang sa wakas. Hindi yung ngayon lang. Nung umatend ako sa youth camp, tinanggap ko na, Lord ha, tapos na. Hindi. Hanggang sa wakas. May pagsusubok, walang pagsusubok, nadapa ka o hindi, tuloy. Hanggang sa wakas. Para umabot ka dun sa katapusan ng pagsusubok.